Kumusta mga idol tropa? Welcome pong muli sa ating channel. Ayan mga idol, may setup tayo rito ng signal light na kaparehas ng signal light na nasa ating mga motor. Ito po ang ating signal light mga idol, sa kaliwa at sa kanan. Ayan mga idol. Dahil sa video na to mga idol, ay i-share ko sa inyo kung paano gawing double contact ang ordinary park light. Ayan, meron tayong dalawang klaseng park light mga idol. Itong white, ito yung park light na may polarity. At itong orange mga idol, ito po yung park light na walang polarity. Dito sa parting ito mga idol ay halimbawa ng harapan ng ating motor at dyan natin gagawin ang double contact. At itong bahaging ito ay halimbawa na likurang bahagi ng ating mga motor. At hindi na natin papalitan ang stock bulb na nakakabit sa likurang bahagi. Okay? At kailangan natin dito magpalit ng electronic type flash relay or yung pang LED. Okay, ngayon unahin natin itong kulay white mga idol kung saan ito yung park light na may polarity. Okay, at bago natin ito ikabit ay kailangan natin i-switch on ang ating signal light. Ayan, unahin natin dito sa kaliwang side mga idol tropa. Tanggalin natin itong peanut bulb. Ayan mga idol. At ikabit natin itong park light. Ayan, at hindi umilaw mga idol. So dahil ito po ay may polarity. Dapat negative to negative, positive to positive. So baliktarin lang natin ang pwesto mga idol. Ayan. Ngayon dito naman tayo sa kabilang side mga idol. Alisin ang peanut bulb na stock. Ayan. At ipalit natin ang park light na LED. Ayan mga idol, siguraduhin lamang natin na nakasindi ang signal light kapag ikakabit natin ang ating park light. Lalo na po dito sa park light na may polarity. So ayan ang ating signal light mga idol. Ayan, at okay na ang pwesto ng ating park light mga idol. Sunod nating gagawin ay hahanapin natin ang ground wire sa ating signal light. Kung ang motor natin ay Euro, SYM, China Bikes at Honda green wire mga idol. Kawasaki, black na may lining na yellow. Suzuki, black na may lining na white. At sa Yamaha, black wire ang ground wire mga idol. Okay, so ang gagawin natin mga idol, ang ground wire na papunta sa ating socket ng signal light mga idol ay puputulin natin ito pareho, yung sa kaliwa at sa kanang signal light. At yung pinagputulan na papunta sa harness mga idol ay isisilyado natin. At yung dalawang ground wire na papunta sa socket ng ating signal light ay pagsasamahin natin sila. Okay? At pagkatapos nating pagsamahin ang ground wire na papunta sa ating signal light socket, ay dudugtungan naman natin ito ng wire mga idol. At ang idinugtong nating wire ay ikakabit naman natin ito sa accessories wire. Ayun mga idol, napakadali lang sundan. At syempre kapag may natutunan kayo sa video na to mga idol, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe. Alright, thank you mga idol. Ayan, at pagkatapos nating madugtungan ng wire mga idol, ay ikakabit natin ito sa accessories wire. Kung ang motor mo ay SYM, Euro, China Bikes, Honda, black wire ang accessories wire, Suzuki, orange wire, Kawasaki at Yamaha, parehong brown wire ang accessories wire. Ayan, at naikabit na natin sa accessories wire mga idol. Ngayon, ang susunod nating gagawin mga idol ay huhugutin natin itong park light at babaliktarin natin ang pwesto. Ayan mga idol. Ayan, ganito lang mga idol.
ikot natin, and then ibabalik natin sa signal light socket. So ganun din sa kabila, mga idol. Ayan, hugutin natin ang ating park light at balik ta rin lang ang pwesto, and then balik sa socket. Ayan, so ganyan lang, mga idol. Okay, subukan na natin ng ating double contact signal light. Ayan, mga idol, parehong nakailaw ang ating park light. Ngayon, subukan naman natin ang signal light. Ayan, sa kaliwa, mga idol. At eto naman po, sa kanan. Ayan. Okay, sana nasundan nyo, mga idol, tropa. At yan po ang wirings para sa double contact signal light gamit ang park light na may polarity. Ngayon, mga idol, dito naman tayo sa park light na walang polarity. Ang park light na ito, mga idol, ay walang pinipiling pwesto. Once na isalpak natin ito sa socket, ay automatic iilaw once na buksan natin ang ating signal light. Walang baliktaran, mga idol. Walang pwesto na sinusundan. Katulad nito, mga idol. Ayan, so isasalpak natin ng ganyan. Umilaw. At huhugutin natin. At babalik ta rin. Saka natin ibabalik. At yan ay iilaw pa rin. Ayan, mga idol, tropa. Ngayon, switch off muna sa ating ignition switch. And then switch on uli. Ngayon, try naman natin ang ating signal light. Okay, mga idol, kapag ang gamit natin ay ang park light na walang polarity, ay pwede tayong magkaroon ng option na pwede nating patayin ang double contact at iilaw pa rin ito kapag tayo ay gumamit ng signal light sa kaliwa at sa kanan. Okay, mga idol? At para magawa natin yon, mga idol, ay kailangan natin dito gumamit ng three-way switch. Ayan. Sa ating three-way switch, mga idol, alamin lamang natin kung alin dito sa tatlong wire ang common. At kapag nahanap nyo na ang common wire ng inyong three-way switch, mga idol, ganito po ang sunod nating gagawin. Sa pinagsamang ground wire na galing sa signal light socket, at ito yung dinugtungan natin ng wire at ikinabit sa accessories wire. Ngayon, alisin natin ito sa accessories wire, mga idol, at ikabit natin ito sa common wire ng ating three-way switch. Ayan, at naikabit na natin. Pwede lang tayo maglagay ng switch kapag ang gamit nating park light, mga idol, ay ang walang polarity. Hindi tayo pwede maglagay ng switch kapag ganito ang gamit nating park light, yung may polarity. Okay? Ngayon, balik tayo dito sa ating three-way switch, mga idol. May dalawang wire na natitira galing sa ating three-way switch. Ito yung wire na supply galing sa magkabilang side ng ating three-way switch. Okay? Ngayon, mga idol, kunin natin kahit alin sa isa sa dalawang wire na yan. At ikakabit naman natin ito sa ground. Ayan, mga idol. So dito sa ground wire natin ikakabit ang isa sa wire na galing sa ating three-way switch. Ngayon, isang wire na lang ang natitira galing sa ating three-way switch, mga idol. At dudugtungan natin ito ng wire. At pagkatapos natin madugtungan ng wire, mga idol, ay ikakabit naman natin ito sa accessories wire. Ayan, mga idol, ikabit natin sa accessories wire itong isang wire na galing sa ating three-way switch kung saan ito ay may supply sa isang side. Okay.
At yung isang wire naman ng ating three-way na may linya sa kabilang side ay nakakabit naman sa ground. At ang common wire ng ating three-way switch ay nakakabit sa pinutol at pinagsamang ground wire patungo sa ating signal light socket. So ayan mga idol, ito na po ang ating double contact signal light na nilagyan natin ng switch at pwede nating patayin ang double contact kung ayaw nating gamitin at para gamitin lamang natin pang signal light. So ito na yun mga idol, naka-switch on sa kabilang side ang ating three-way switch para sa ating double contact. Ayan mga idol tropa. Ngayon ilipat naman natin sa kabilang side ng ating three-way switch kapag ayaw nating gamitin ang double contact para sa ating signal light. Ayan mga idol, so signal light lamang ang gumagana at medyo nabubulol na. Ayan, switch uli natin sa double contact. Ayan, ngayon patayin natin ang double contact, lipat sa kabilang side ng three-way switch at gamitin natin ang ating signal light. Ayan mga idol, sana nasundan niyo po ang wirings na ito. At sana may natutunan kayo sa video na to mga idol. Like and subscribe na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol tropa.